Hello-y! Isang magandang tanghali po sa lahat ng mga kapamilya natin, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat din po ng mga nakatutok sa atin all over the world. Kasama niyo na nga po ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po si Jaiho! Hi Maya and Danny! Yan, magandang tanghali po mga kapamilya. Magandang tanghali Mama Jai and Danny. Hello po! Hi, ako po si Daniela Scanner. Hi Mama Jai! Hi Maya! At hi sa lahat ng mga nanonood ngayon. Totoong-totoo yan. Hello sa inyong dalawa. At syempre, lunes na naman nga po kahapon. Nakita ko sa mga feed sa social media natin ay nag-uumapaw ang mga naggagandahang mga mensahe para sa ating mga na ilaw ng tahanan because we celebrated Mother's Day kahapon, diba? So kayo ba? Papaano niyo ba sinurpresa ang inyong mga mahal na momshies? Sino muna? Si Danny? Ikaw muna. Sige, ikaw na. Ladies first. Well, ako po. Bakit pa nagsusungitan kayong dalawa? Hindi. Ako ma, gumising ako ng sobrang aga tapos umalis kami ng cousin ko. As in, nakadalawang mall yung punta namin. Pumunta muna kami ng Marky, tapos hindi ko nahanap yung bulaklak na gusto ko. So, pumunta kami ng isa pang mall para bilhin yung bulaklak sa mom ko. So, yeah, binila namin siya ng bulaklak and food. Perfect, diba? Maya, ikaw naman. Ako, napaisip din ako sa bulaklak eh. Pero parang, mas tinanong ko na lang ng diretsuhan yung nanay ko. Sabi ko, ano bang gusto mo? Tapos sabi niya parang nasira daw kasi yung sapatos niya. So yun, binilang ko na lang siya ng sapatos kung anong kailangan niya. Diba? Bonggang-bongga yan. Kasi talaga nga naman, ito yung araw kung saan kailangan iparamdam natin na special sila. Ako naman, dahil ako nga ay nasa malayo at nagatrabaho, hindi kayo magkasama ng nanay ko, eh tinawagan ko na lang at minessage ko siya at sinabi ko sa kanya kung gaano ko ka nagpapasalamat na siya ang aking ina at sinabi ko ang mga katagang, I love you. And, ayun naman, nag-reply naman yung nanay ko at sinabi naman niya, nanak, ang bayad sa Meralco, baka pwede nang ipadala. Ay, pero eto, speaking of mga kasiyahan, pagbibigay ng pagmamahal, ihanda nyo na nga po mga kapamilya nating nakatutok sa atin ang inyong pagboto at pagmamahal dahil 1 week na lamang malalaman na po natin at mapapanood natin, magkakasubukan na nga po ng talento at creativity ang mapapanood ninyo para sa ating G4G, diba? Oo. Pero speaking of yung mga talento, mga pagsubukan ng galing sa creativity, 'di ba? Lahat naman tayo ay parang nagdaan sa pag-workshop, 'di ba? Lalo-lalo na sa Star Magic Workshop. Kaya naman, Star Magic Workshop is back at para bigyan tayo ng detalye patungkol diyan kasama nga natin today, Direk Ryan Carlos. Hi Direk. Hi. Hello. Hi Jeremiah. Hi Jai. So good to meet all of you in the pandemic days. Grabe, long time no si Direk. Sobra ko kayo na miss. Nakapag-workshop together. Pwede na ulit kasi online naman eh. Oo nga kasi po, tayo. Direk, ako po, unang-una, welcome po dito sa We Rise Together Live. And ang first question ko, Direk, gusto kong malaman, kanina sa backstage, bago tayo mag-live, nabanggit nyo nga po na nakakamiss yung mga physical interactions, nakakamiss yung talagang kaharap mo, yung dapat mong kabatuhan ng linya. Paano po yun, Direk, bilang isa po sa mga institusyon, pagdating po sa pag-trained ng mga iniidolong artista ngayon, na ang galawan po natin ay via virtual setup na nga po. Kayo po ba, Direk? Meron po ba kayong inaral din? May mga bagay po ba? Paano po, Direk? Yeah. Kasi, di ba, pamula nung nag-pandemic last year at around mid-March, natigil lahat ng workshops. And in Star Magic, alam naman ng lahat yon na priority ng ABS-CBN, ng management, first and foremost, before giving contract to all our actors, to all our artists, is training first. Napaka-importante niyan. And natigil kasi nga nag-pandemic. So inaral ng mga teachers. So we have 14 teachers all in all. And we spent almost more than a month
transposing everything. Kasi hindi madaling i-transpose. Like as simple as, di ba, yung spontaneous improvisation. Paano mo mag-transpose yung improv, spontaneous pa, hindi naman kayo nagahawak, etc. So, inaral namin. And then, we had a test run last May. Tinapos namin lahat ng workshops. For some reason, it worked. Kasi, ano ba yung tinitrain? Ano ba yung ginagawa natin? Para saan ba ang acting workshop ng mga artista natin sa ABS? Or yung mga gusto maging artista? Di ba, it's acting for one, which is acting for the camera. Mm-hmm. Eh, ano ba to? Camera to eh. So in short, mas naging intimate. Siyempre, may mga limitations, like ang, pero fun. Like for example, we had a scene, for example lang, at the top of my head, we had a scene from the film Kita Kita ni Empoy at saka ni Alessandra. Kunyari, yun ang binigay ko sa mga estudyante. Meron kaming scene doon na si Empoy magbibigay ng sinigang kay Alessandra. Apo. Eh, alam nila, alam ni Jeremiah yan, alam ni Daniela, kailangan may props. Ang tawag namin doon, doings, business in acting. Alam mo, actors find their creative ways on how to make it interesting. For example, if this is the sinigang, ibibigay niyong ganon, ang nakakatawa, kulay green to, di ba? Kulay green. Pag ganon, di ba? Pagkuha nun sa kabila, pagkuha mo, Jai, kulay yellow na, kahit kulay green na. Nakakatawa, pero we find creative ways on how to get things done to make it believable for the audience. Mas intimate, mas naging creative, mas fun. Kasi iisipin mo, paano nyo, sasabihin ko sa kanila, sa mga actors, how will you make me believe what you're doing? So they need to dress up like the character, they need to produce props. Magre-rehearse din sila. Kung dati, Maya and Daniela, pumupunta kayo ng hallways natin or nag-meet kayo somewhere to rehearse for 3 to 6 hours. Ngayon, they will rehearse on their own Zoom or in their own camera before presenting it to me. Wow. So yun, nagkaroon ng... Ako kasi, I believe we are artists. Di ba? Artists are creative people. So creative people will always find means to find creative ways on how to continue their training. So, yun ang thought bubble ko eh. Kaya sa totoo lang, sinabi ko sa mga teachers at saka sa mga artista that there's no pandemic, there's no lockdown, there's no shutdown to hinder our growth as performing artists. True. Meron at merong paraan, Jai, para mag-train. Kasi acting is a lifestyle of learning. Hosting is a lifestyle of learning. And iba yung hosting, iba yung performing nung 60s, 70s, 80s, 2015, iba ngayong 2021. Patsinin mo, di ba? Ngayon, parang kagaya ninyo, napaka-busy natin from Zoom to Kumu to all media platforms. Pero we will find our ways to survive. It's a matter of yung vulnerable ka lang in terms of learning. I think that's the key factor for an actor. Yung hindi ka sarado, yung you are always up for a change. Parang ganyan. Totoo. And also, direct, diba, it's very, very important, especially to the viewers na nangangarap na pumasok din sa industriya. Kasi, diba, direct, parang dapat hungry, gutom ka din na magkaroon ng mga bagong learnings. And speaking of bagong learnings, kagaya ng mga nabanggit ni Direk Ryan Carlos dito sa ating first part ng programa ngayong araw ng Lunes, marami po ang nagtatanong, paano po ba makapag-register, paano po ba makapag-enroll sa Star Magic Workshop na ngayon po ay online na, Direk? Yeah. One, they can just go to as simple as going to the Facebook page and the IG page. So sa IG page, the ABS-CBN Star Magic Workshops lang. And then dun sa Facebook, just look for Star Magic Workshops. Or
from the Star Magic Fields, mismo ng management ng Star Magic, they can all see our link there. They will just register. Simple lang, i-click lang by the use of a hand. Tapos ilagay lang doon, what workshops are you interested? We have acting for teens and adults. We have acting for kids. We have conversational Tagalog for non-Tagalog speakers. Kasi siyempre mga artista natin, mga half-breed na eh. Diba? Pero, tsaka in all fairness naman, hindi naman din tayo magsalita ng purong Tagalog. Diba? Taglish na yung way of communication natin. Mm. So meron kaming ganun. And of course, the other performing arts discipline, which is we have the dance and the voice. In the dance and the voice, the output will have a dance and voice concert recitals. Na imagine mo, nakakapag-concert recital kami online, edited. Wow. At pinapalabas namin yun sa Kumu. And then, acting naman, we have kids and teens and adults where they will act with professional actors at the end of their, at the end product. Online, ah. Pero live. Together with, iniimbitahan namin sa Zoom, yung mga parents na doon na sila ngayon manonood. Ang difference nga lang, naka-mute sila. So, so sila so, makapag-cheer. Oo. Mamaya na pag yung mga picture-taking na having the... Yan, alam ni si Daniela yan. Alam ni Jeremiah yan, di ba mga anak? Ibang, yes, Derek Ryan, iba yung physical, magic. Sobrang nakakamiss. Mm-hmm. But iba rin anak ngayon, yung online, kasi mas parang tama si Jay, eh. Mas gutom. Tapos at the comfort of your own house, makakapag-aral ka. Then I'm telling everybody that what I'm giving you guys in Star Magic, they can have that same training at the comfort of their own house. Wow. Imagine nyo, anak, imagine nyo, Jay, we have 22 participating countries last year. Wow. Even we have Canada alone, we're doing it Eastern Standard Time sa kanila, and we do it, of course, in English sa kanila. But meron din tayo. So imagine mo, inopen ng Star Magic namin with the leadership of Direk Loren na open na to kahit sa ibang bansa, as far as London, as far as New Zealand, Papua New Guinea, Switzerland. Ang dami nating workshoppers. And ako, I think isa lang eh, yung the passion to learn. And at the same time, I always tell everybody now, do not be pushed by your problems, be led by your dreams. Perfect. Ayan ang pinakamagandang narinig ko sa panimula ng linggo natin ngayong Lunes. Direk, doon makikita napakadali lamang po, no? Pero syempre, Daniela and Jeremiah, proud na proud si Direk Ryan sa inyo. Sobra. I'm so proud of them. Nag-host kayo ngayon. Ano grabe. Ano gusto niyong sabihin? Direk Ryan. Gusto ko lang... na gustong mag-Star Magic Workshop din. Gusto ko lang sabihin na share na diyan kami nagsimula ni Dana, nag-workshop kami diyan, as in diyan kami natuto from the beginning talaga, and nakakatuwa na babalik na ulit yung Star Magic Workshop virtually, and kasi nga dati ang daming problema kung 'di ba di ka makapunta kasi nga yung time mo, ngayon naman ang daming mong time, 'di ba? So, ito virtually pwede ka na makasali. International pa, di ba? Totoo. Ikaw, Dani. Ako, gusto ko sabihin, Direk. Miss you, Direk. Miss you too, anak. Sobra. Yeah. Gusto ko na parang dati, kwento ko lang. Dati, sobrang takot ako kay Direk. Sobrang as in, parang takot-takot, di ako makapagsalita and all. Like, nanginginig ako pag nakikita ko si Direk and stuff. Pero sobrang dami ko natutunan kay Direk. Cause of Direk, grabe, you make it with you. Sobrang dami kong compliments and all na tuwang-tuwa yung mga tao. But because of Direk, Direk really pushed me. Like, there was a time nga na nagalit sa akin si Direk. Sobrang takot ko kay Direk. Ano ba? But wala yan, anak. Ako kasi ang importante, I can see potentials in you. And ngayon, kayo yung nagbe-benefit noon. Kasi, Jay, napaka-importante sa workshop yung discipline, ethics for art. Ako'y pagmamalaki ko, mga artista natin sa ABS. Lahat yan pinagdadaanan nila. As simple as, alam nila Daniela yan, nila Jeremiah yan, if you're 1 minute late in my room, you're wait to be seated.
Kasi bakit? Ano yun eh? Stewardship of being an actor. Yes, you have talent. Pero kung hindi naman, wala ka namang discipline, bawaliwala yung talent mo eh. Alam mo yun? So, pansinin mo, di ba? You will hear directors and producers that we would rather work with an actor na hindi pa mahusay but is willing to learn rather than work with an actor na diva na at hindi mo na maturuan. Totoo po. Ako, may pagmamalaki ko. Promise. Itaganyo sa bato yan ang mga artista ng Star Magic, ang mga artista ng ABS-CBN. May disiplina. Yes. May ethic. Yes, hindi naman sila perfect. Hindi naman yan robot na pare-pareho yan eh. Pero unti-unti, in their own time, I'm waiting for them. Nagmamature eh. Nagmamature sila. At ako, I really don't take it personally against Daniela, against Jeremiah, against everybody. Because darating dun sa panahon na mas maaalala nila yung disiplina, yung ethics, more than the technique. Kasi the technique in acting, I can just give them by the book. O aralin nyo yung The Power of the Actor. Blah, blah, blah. But the discipline, ang hirap ituro eh. Personalidad, pinanggalingan sa buhay. Pero nakikita, ang ganda ng sinabi mo kanina na hindi ko makakalimutan, Jack. Yung dapat may need. Dapat may, more than the want, may need. Kasi naalala ko ha, isang beses, artista ko kasi si Maricel Soriano sa Florinda when I directed her for the soap Florinda. Sabi ko sa kanya, Inay, pwede ba kitang maimbita sa workshop? Panahon pa yung buhay pa nun. Star Circle Batch of 16. Buhay pa nun si... sino nga ba itong namatay na young actor? May namatay na young actor. Rico yan po. Hindi. Mas, AJ Perez. Nandun si AJ Perez pa. Grupo nila yun eh. Yan. Jessie Mendiola. Yes. Inimbita ko si Maria. Sabi niya, naku, hindi naman ako marunong mag-workshop eh. Pero isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Sinabi niya, nung nagsisimula akong artista, isa lang ang iniisip ko, nagugutom ang mga kapatid ko, ang pamilya ko. So, kailangan ko magtrabaho. See? Boom! May need, may pangangailangan. So, totoo ngayon, sa, in today's time, kung sino yung gutom, yun at gutom at aggressive in terms of learning, yun yung forefront eh. Yun yung nagiging frontliner in terms po. Of getting a job, landing a job, and winning an award. Tama so, po. Ako, I think yung acting and performing arts is a lifestyle of learning. Dapat hindi ka natitigil mag-aral. Mm-hmm. Kasi meron kang need, meron kang pangarap. Tama at yung po. Pangarap na yun, do not put that to waste. Kasi may mga paraan. Kung nadedepress ka ngayon, kung let's say, gumaling ka na at nagkasakit ka, may purpose. Bakit? Ito lang, oh. Just click your computer, open it, and then log into Star Magic, and then baby steps. Of course, hindi naman yung bukas, artista ka na kagad. Baby steps, bakit? Si Jeremiah ba? Tsaka si Daniela, artista na kagad. Hindi rin. Hmm. Nagtyaga rin sila. Diba, anak? Naalala niyo yun, diba? Pag yung namamasahe kayo at lahat, diba? Yung, just imagine niyo yung pinagpaguran niyo during that time that we are doing workshops. Kaya nga, I always tell all of you, continue your workshops kasi why? There's no such thing as an actor na nandun na kagad, made na kagad. Totoo. People change, we change, acting changes, we should adapt to the change. So, we need to learn. It's a constant learning. Walang katapusang pag-aaral, Jai. Pag huminto ka pa nga, Derek Ryan, pwede ka pang mga lawang. Naalala ka sa iyo yun. Yes. Ayan. Grabe. Alam nyo, Derek, nakakabasa ako ng mga comments ngayon dito sa atin, sa live natin. Napakarami po, Derek Ryan Cars, ang gusto nga po talagang masubukan at maturuan ng mga eksperto, especially the Star Magic Workshop. Who knows? Baka nga nasa mga workshoppers na attend dito sa pinakabagong workshop season ng Star Magic ang mga magiging next na bida sa susunod na teleserye at sa pelikula. Alam mo, Derek, sobrang bitin na bitin ang oras natin.
I am looking forward na sa susunod po eh meron tayong mas mahabang moment na chikahan para po eh mas marami tayong maingganyo na mga kabataan na nangangarap na maging parte din po ng industriya o ng Star Magic Workshops. Direk Ryan Carlos, maraming salamat. Well, thank you, Jaya, and it's good to know you. I'm looking forward to see you as well in the workshop. Yes, Direk. Ako po ay magsasabi na agad-agad sa aking handler. At ngayon po na may online, ilalaban ko po yan dahil ako po ay gutom, hindi lamang sa pagkain, kundi gusto ko po ng mas marami pong learnings pa ang matutunan ko po, Direk. And Daniela, Jeremiah, I miss you, mga anak. And of miss course, you, Direk. I think hope mamaya to see you sa workshop, si Ian, nakita ko rin. Ian, I wanna see you as well, ha, kung naririnig mo ako. But anyway, I totally believe in you, Jeremiah. I totally believe in you, Daniela. Yeah. Alam mo, siguro, that is something that na hindi nawawala sa akin. Yung hindi ako nawawala ng pag-asa, nangangarap ako para sa mga artista ko. At tuwan-tuwa ako kapag lahat kayo nagkakatrabaho, bonus na yung magka-award, kasi all of you are my small trophies. Promise. Wow! Thank you, Derek. Thank you so much. Thank you, Direk Ryan thank Carlos. You. Mga kapamilya, Direk Ryan Carlos para sa Star Magic Workshops. Jeremiah, ano nga bang susunod na masasaksihan ng mga kapamilya viewers natin? Take it away! Yes, speaking of pelikula, isang pelikula naman ang aabangan natin to be brought to us by ABS-CBN, TVDG, Star Magic, and Star Hunt, wow. Ang Pamain Pare. Today, kasama natin ang mga bibida dyan. Let's welcome here on We Rise Together, Ian Rances, and welcome back, Dan Rakal. Parang formal-formal, parang award night ba ngayon? Hello. Hello, everyone. O, kagaya ng lamang nga nila Maya at ni Danny, si Tan at saka si Ian din ay nag-undergo sa Star Magic Workshops. Pero bago ang lahat, congratulations Ian and Tan, dahil kayo nga ang nanalo at napiling bumida sa bagong pelikula na ito. Tungkol saan ba itong Pamain Pare? Can you guys just share us kung ano ang dapat abangan at pakatutukan ng mga kapamilya viewers natin? Okay. Sige, ikaw na parang Ian, ikaw na mauna. Okay, sige. Parang tan, Jai, Daniela, and Maya. Bale, yung story ng Pamain Pare is about sa, like, ang character ko kasi si Anton, isang online seller. Tapos, mag-reunite sila ni Davey, which is si Parang Tan Roncal. And, kasi first, ano ko to, first BL project. So, excited at parang, ako kinikilig talaga. Nakakakilig yung mga eksena pero ayoko nang sabihin kasi sobrang siksik, hindi naman siya full length, short film lang siya. So ayoko ikwento, gusto ko abangan nila. Ayun. Oo, ikaw naman Tan, nakakaloka ka, mag-BL series ka, bakit hindi ako ang pinartner sa Charing? ayun naman, ako naman si David Crisostomo sa story. Ako yung parang no, wala kasi akong matitiran sa yung place na kung nasan. Kasi nagsis-school kami ni Anton. So, wala akong matitiran na place. So, sa kanya ako nagsistay. Tapos, tinutulungan ko siya sa online business niya. Tapos, yung kwento is about two friends sila na parang sobrang brusko. Pero, no, along the way, parang nag-feel sila ng parang ang tawag dito, like parang tinatanong nila yung sarili nila kung bakla pa sila or ganyan. So, ay, parang confused nila kung ano yung nararamdaman nila. Kung na-inlove ba sila sa girl o sa kapwa nila, guy, ganon. Yeah. Alam mo si Ian, kasi na-meet ko na in person, napakagwapo talaga niyan. Sa workshop ko dati kay Tito Boy, nandun kaya si Ian, dumadalaw-dalaw siya dun. Tapos si Tan naman, syempre, sarila, chika lang. Kaya congrats, I'm so happy. Balita namin, game na game daw kayo gumanap sa BL roles like this one. Hindi ba kayo nagdalawang isip? True, oo. Kasi madalas pag BL-BL, di ba, parang minsan nagkakaroon ng parang nababansagan na baka mamaya, ay baka magka-developan talaga. Mm-hmm. Tsaka challenging sa kanila yun. Yeah. Oo, Ian. Sa akin, okay lang eh. Kasi nung nakita ko yung material, yung story. At sige, wala akong naging problema.
Tapos, yun nga, ang worry ko lang din kasi si Tan. Kasi bata, medyo bata pa si Tan. Parang 17 lang yata si Tan. So, ayun. Pili ko mas nakaitan yung, ano, mas nakaitan yung worries. Pero sa akin, oh, pero sa akin, okay. Ayun, tari, kasi syempre, kargado ka naman sa Star Magic Workshops, di ba? Hindi may papahiya si Direk Ryan. Kargado, yes. Parang ikaw yung pinaka-youngest na gumanap sa BL series. Ano nakapagpasabi sa'yo ng, oo, gagawin ko to? Kasi ano tawag dito? Ako parang yun yung sabi na lang ng hunger. Like, gusto ko matutunan yung different roles and stuff. So, ayan, umuopo ako. Pero yung honest lang, kapag nung narinig ko na may kiss sa cheeks pala na ano gagawin, parang sabi ko, parang ano tawag dito, hindi ako naging sure, mukhang ayaw pa ako. Pero along the way, sabi ko, para maging versatile actor, sabi ko, go na lang. Ayun, taray. Bongga. Ano at yung, at yung chicks, yung kiss sa chicks na yun, nakita na agad, Jai, sa trailer. Oo, nasa trailer. Nasa trailer. Dapat nilang abangan yan, baka may kasunod pa yon. Pero sa tingin nyo guys, ano bang meron dito na kakaiba mula sa ibang BL stories? Ako para sa akin, pinaka-fun and light na BL na mapapanood nila. As in, pinaka-cutest for me. Kasi nung binasa ko palang yung script, sabi ko, wala, kakiti lang ako all the way. Tapos nung ginawa na namin, doon ko mas na-feel kung gano'n pa fun and light yung story. So sabi ko, yung kahit mga bagets talaga makakasunod. Sa, may kilig. Oo, makakasunod din sa story. Oo. Totoo yung sinabi ni Kuya Ian. Habang binabasa ko din, parang, and kinikilig ako, natutuwa. Kasi, sa story ng Pamayin Pare, doon mo mararamdaman yung happiness, yung kilig, tapos yung may lungkot din. So, all in one na siya. Oo. Taray, parang mga sweet-sweet kilig-kiligan moments na yes. Lahat ay nagdumadaan, especially in times na, parang ang setup nyo rin ba, parang nasa middle of the pandemic din, ganyan? Yes po. Marami makaka-relate dyan. Baka mas spoil ko pa. So, ayun, parang nasa tsaka sa Zoom, ayun, pwede naman siguro yun, i-shop. Totoo. Magastos din kasi para i-meet mo yung taong mahal mo. Swab kayo ng swab. Ah, charing! Yeah. Ezra Cibona. Tasty is. Nakakwentuhan na natin si Tan before at alam natin na galing siya sa Pinoy Big Brother All-In Edition. Pero si Ian, pwede mo bang share sa amin, how did you start dito sa showbiz? Wow. Nag-start ako sa kabila. Tapos, naglipat ako with Star Magic last February 2020 bago mag-lockdown. So, I was supposed to do a show. Tapos, yun nga lang din nabutan ko ng lockdown. Kaya, eto. bago pa lang ako dito sa Star Magic. Eto guys, bilang sobrang active nyo pareho sa TikTok, anong TikTok dance ang pwede nyo i-share nyo sa amin? TikToker. Ay, tayo dyan. Oh, TikTokers. TikTokers mga to. Siyempre, laban tayo dyan. Dahil sa mga TikTok na naman pag ganun-ganun, no? TikToking din si Maya, guys. Alam niyo ba yun? So, tampon. O, si Ian muna. Kasi si Ian, first time dito sa programa. A game. Naku, may hazing. Oo. Ang tagal na kasi walang bagong content sa TikTok. May bago ngayon, yung leave the door open. Ano bang bago ngayon? Parang, paano ba yung step na yun? Parang, yung ganyan. Tanana. Tampon, pating. Ganun yun. Ganun yun. Parang, 1, 2, 3, and go. Parang, pak. Ganun. O, TikTok. Mamagay okay. On the spot natin sila. Oh, go. Ayun, nakapagtapon na pala si Jai. So, next question. Hindi pwede. Ikaw pa, Ian. Ikaw pa! Tantrums. Taring. Oo. Ganyan na lang yung pinakamadali na lang sa'yo. Parang, tet. Ayun. Oh, ganun.
Wow. Kailangan ba natin ng music dyan? Siyempre naman, naman, para mas, ano, mas talagang ramdam na ramdam. Grabe. Tan, mag-ready ka na, ha? Oh, yes po. Huwag mo kayo papaya. Maya, ready ka na din, ha? Oo nga. Dani, mag-ready ka na din, ha? Hindi, matuturoan nila tayo. O, game. Paturo tayo sa kanila. Ayan na. Ito na lang. Okay. Hindi ako tatayo, ah. Kasi ano okay, ayun natin si... Talker. Ayun. Pero pakulaman natin. Dahil yung January busy daw. Hindi, may solo na. Si Tan eh. A game. May solo ata si Tan. Solo yan, nagsasolo yan. Nagsisearch na TikTok. Kasi ano, gumawa ako ng TikTok yesterday. So ito na lang ipapakita ko sa inyo. And ready? Lumalabas si Tan sa For You page ko palagi eh. Ayun. Nice. Dancer. Ayan, sige, sige. Ito, ito, ito. Wait lang. Tatayo pa yan, guys. Tatayo pa yan. Tatayo na lang. Nakapants din yan. Alam nyo ba yun? Nakapants din. Nakapants ako. Naka-shirts. Sige, sayawin ko. Okay. 1, 2, 3. Ayan. Go. Para alam ko ya. A bartender. Bartender. Ayun! Oy, para pakagaman natin yan! Grabe, no? In all fairness naman talaga, pinaghandaan ni Tan ang kanyang TikTok pasample ngayon sa episode natin. At marami ang mga nagkakagulo sa Twitter sa pag-ganon-ganon ng pabati-bati ganyan, ha? Oh, pero paano? Paano ulit? Pero ngayon, dahil nga may bago tayong inaabangan na tinututukan ng mga kapamilya viewers natin, hindi pwedeng hindi kayo sumabak sa ating TBH or To Be Honest. Dudugtungan nyo lang ang phrase ng To Be Honest by answering the tough question at explain nyo lang kung bakit. Bawat isa sa inyo ay bibigyan ko ng oras para sumagot at uunahin ko na si Tan dahil siya naman ay pangalawang beses niya na dito sa episode sa We Rise Together Live. Hindi, Tan, kasi crush ka ni Mama Jai. Kaya unahin ka niya. Kasi gusto ni Mama Jai marinig ang mind si Mama Jai. Ay, nadulas ako. Sorry, sorry. Ay, sorry. Sabi kayo. Wow. Makakainis kayo, Maya! Sorry, nadulas. Grabe! Hindi ko kayo kinilang ganyan. Sige na, si Ian na yung uunahin ko. Bakit yan? Nahiyan na. O, Ian, ikaw na. Ikaw na yung uunahin ko. O, Ian, ready sige, ka ano na ba yan? Honest question. Kahit hindi pa, sige, ready na. Ang tanong. Kailangan na choice eh. Oo, kailangan. Kasi nilaglag ako ng bonggi. Ang tanong para sa'yo, Ian. In real life, sino ang gusto mong imime? Nakakahiya, meron nang nakamind doon eh. Pero crush ko kasi talaga si Catherine Bernal. Mind. Totoo. So, mind Catherine. Pa-screenshot lang po in 5, 4, 3, 2. Diba ganyan? Yes, diba? Ang taray. Oo, thank you so much. Tan, ang tanong para sa'yo, in real life, sino ang gusto mong imind? Parang alam na natin yung sagot. Iisip pa, ang gusto kong imine in real life, siguro ikaw yun, Mama Jai. Yeah! Ayaw ko na, ayaw ko na. Next, si Mama Jai. Bigyan natin lang moment yung dalawa, guys. Hoy! Okay, lead na tayo. Give, give. Si Mama Jai naman. Mama Jai. Di ba siya sumasagot kung bakit? Dali, talungin mo. Ayaw ay, nga sige, pala sige, kung bakit na. Muna. Bakit muna, time? Maya? Siguro magiging masaya yung day life ko sa personality mo. Mama Jai, in real life, sino ang gusto mo imine? I know. Siguro si Tan kasi...
Ah, ganda! Tara, leading lady dyan eh. Uy, Maya naman tayo sa bata-bata. Bata-bata pa yun. Hindi ka lang. Hindi, gusto ko si Tan kasi syempre, I want to get to know him more. Kasi parang alam ko na very, very mabuti siyang tao. Tsaka napaka... Leading lady ah. Yes, leading lady. Napaka-talented niya pag nakapanood ko siya sa ASAP. So talagang love ko yung batang yan. So super support ako sa kanya. Hindi, pero no, but kidding aside, syempre gusto kong i-mind talaga ay ang ano, ang I'm sure nanonood siya ngayon. Hi! Charing! Ang ganda! Ay, hindi, biru-biruan lang naman yun. Pero iyan... Tatan, thank you so much for answering our DH to be honest question. Pasalamat kayo. Bitin tayo sa oras, Maya at Daniel. Dahil hindi ko na itanong kung sino ang gusto nyong i-mind dahil gusto nyong ako pa ang magpangalan. Abangan nyo yan sa episode na episode ng We Rise Together Live. Pero bago ang lahat, i-invite nyo na sila Ian and Tan para sa inyong bagong show. Go, go, go! Alright, mga kapamilya, sa May 21 na po, mapapanood ang latest interactive mini-movie na pagsasamahan namin ni pareng Tan Roncal, ang pelikula Pamain Pare. Makakasama din po namin si pareng Justin Gison, pareng Paolo Arce, and pareng Isaiah De La Cruz. Kaya naman mag-mind na sa amin at manood with the whole cast sa exclusive digital premiere on May 21. Tickets available on ktx.ph for only 150 pesos. Ayan. So, i-follow na din ang official accounts ng ABS-CBN Star on Star Magic at TVDG to keep you updated. Pelikula Pamain Pare sa May 21 na yan, guys. Maraming salamat sa supportahan po natin Ian Rances and Tan Roncal para sa Pamain Pare. And I would like to grab this opportunity ngayong araw ng Lunes na ilang tulog na lamang po mga kapamilya. Mom, she's ang soul moy akin. Pinagbibidahan po yan ng mga mahal na mahal nating sina Mom, she Melay Cantaveros Francisco, Mom, she Julina Magdangal Escueta, and Mom, she Carla Estrada. Directed by Direct Easy Ferrer po yan. Mapapanood po sa ktx.ph at sa i1tfc Signal pay-per-view at sa iba't iba pa po nating mga digital platforms. Suportahan niyo po yan, guys. May 28, pwede niyo pong iregalo yan sa inyong mga nanay, sa mga nanay-nanayan po ninyo, buong barkada, buong pamilya. Tumawa po tayo at palitan po natin yung kalungkutan ng more, more, more kasiyahan. Maya, Danny, Tan, Ian, kapamilya. Ako po, nag-iisang beshi ng bayan. J-H-A-I-H-O. Ako po si Jai Ho. Always remember, we are here for you and we rise together. Love. Bye. Bye. Bye, 28.